mga kwento ni Felmo. Sunod na karanasan naman ay galing naman sa kapitbahay namin na si Boyet. Kung naaalala ninyo, may isang partikular na taon kung saan usong-uso yung panguhuli at pagbibenta ng tuko. Ang sabi pa nga, ginagawa umano itong gamot sa maraming sakit, lalong-lalo na roon sa mahika. Meron namang kakilala itong si Boyet noon na bumibili ng tuko, Sir Seth. Sakto naman, at maraming ganitong hayop sa may Phase 5 housing na yon. Napag-usapan ni Boyet at yung lima pa niyang kaibigan na mamaya o manong gabi ay manghuhuli sila ng tuko doon sa may housing na yon. Alam naman po nila lahat na nakakatakot yung housing. Marami na rin silang naririnig na kwentong nakakatakot sa lugar na yon. Pero sa pagkakataong yon, ay mas na naig sa kanila ang panghuhuli para magkaroon sila ng extra income. Lalo pang at noong mga panahon na yon, magpapasko. Bandang alas 8 ng gabi nung magkita-kita yung magkakaibigan sa labas ng housing. Kakatapos pa lamang ng malakas na ulan noon. Kaya naman bukod sa dala nilang gloves na pang-construction ay meron din silang dalang bota. Alam kasi nila na pagkagaya ng umuulan ay binabaho talaga yung pabahay. Bukod pa ito sa dala nilang flashlight tsaka mga sako noon. Para makarami, naghiwa-hiwalay sila. Tigda-dalawa sila sa paghahanap. Naging kasama ni Boyet itong si Kaloy. Sa unang dalawang bahay ay medyo minalas sila. Parehong may tuko yung dalawang bahay na yon pero nakatakas sa mga ito. Naging maswerte naman sila sa pangatlong bahay noon. May nahuling dalawang tuko si Kaloy. Bukod rito ay may nahuli din siyang isang medium size na bayawak na nagtatago sa likuran ng pintuan. Sobrang tuwa umano ni Kaloy noon lalo na ito yung unang beses na makahuli siya ng ganung hayop. Kaagad din niyang inilagay sa sako yon. Ingit na ingit naman si Boyet dahil sa wala pa siyang nahuhuling tuko noon. Papaalis na sana sila sa bahay nung bigla na lamang kumulog ng malakas. Kasunod noon ay ang pagbuhos ng bugso ng hangin at ang pag-ulan ng malakas. Wala silang dalang payong o kapote kaya sa madaling salita, napatigil sila sa bahay na yon. Batid nilang tatagal pa yung pag-ulan. Kaya naman para malibang ang ginawa nito ni Boyet, tinuklap-tuklap na lamang niya yung mga plywood. Baka sakaling meron pang tuko na nagtatago doon. Wala rin siyang nahanap. Nung tumila na yung ulan, gusto na sanang bumalik ni Kaloy doon sa may entrance. Pero sinabi bigla ni Boyet na puntahan muna nila yung pang-apat na bahay. Huli na daw yon. At pag wala pa silang mahuli ay babalik na sila sa may entrance. Napapayag din naman kalaunan si Kaloy. Nung malapit na sila sa bahay, rinig nila yung boses ng tuko noon. Pagpasok ni Boyet doon sa bahay ay may nakita siyang mga tuko na nakatago sa likod ng pintuan. Dali-dali niya itong hinuli. Sumatotal, nasa 3 tuko yung nahuli ni Boyet, habang 2 tuko at 1 bayawak naman yung kay Kaloy. Nagsimula na silang maglakad noon pabalik sa may entrance. Biglang naagaw yung pansin ni Boyet doon sa isang lumang bahay. Animoy meron siyang nakitang ilaw ng sulo sa loob noon. Nagpapaikot-ikot din ito. Tinanong ni Boyet si Kaloy kung may kasama ba silang may dalang sulo. Sabi naman ni Kaloy sa pagkakaalam niya, wala umano. Tiningnan nila ulit yung bahay. Dito ay mas nagtaka sila sa susunod na nakita nila. Wala kasi silang makitang kamay na may hawak ng apoy kagaya ng isang sulo. Para umanong bolang apoy lamang ito na nagpapaikot-ikot noon.
Maya-maya pa, napansin nila na lubog pala sa tubig. Tubig ba yung bahay na ito? Kaya imposible na may taong may dalang sulo sa loob. Nagulat naman sila sa sumunod na nangyari noon. Bigla kasing lumubog sa tubig bahay yung bolang apoy na ito. At ang mas nakapagtataka at nakakamangha, hindi namatay yung apoy na yon. As in kahit lubog ito sa baha ay umiilaw pa rin ito. Maya-maya pa, dahan-dahan itong umahon sa tubig at animoy, lumilipad ito patungo sa kanila. Dito na dali-daling nagpatakbo si Boyet at Kaloy. Panay rin yung sigaw nila ng, "Inay ko po, hinahabol tayo ng apoy!" Habang tumatakbo, mas lalo silang nangilabot gawa ng pagdaan nila doon sa mga nauna nilang bahay na pinasok. Ay meron ding mga bolang apoy na nagpapaikot-ikot doon. Ramdam nila na hinahabol pa rin sila ng bolang apoy na ito. Dala na rin marahil sa sobrang takot ay naitapon nila yung sako na may tuko at bayawak noon. Ilang beses na rin nagpasubsob yung dalawa sa tubig ba. Nung malapit na sila sa entrance, ay dito na nila napansin na hindi na sila hinahabol ng apoy. Bigla-bigla na lamang kasi itong nawala. Paglabas nila, nakita nila na nanginginig rin yung iba pa nilang kasama. Maging sila umano, ay nakakaranas din ng nakakatakot nung nasa loob sila ng Phase 5 housing na yon. Kwento pa nga ng iba, meron daw silang nakitang babaeng nakaputi na lumulutang at duguan pa umano yung mga mata nito. Kwento naman nung isa ay meron naman silang nakitang animoy, taong sunog na nakatingin sa kanila, doon sa isang bintana ng lumang bahay. Umuusok pa nga daw yung katawan nito. Yung huli namang nagkwento, pabalik na daw sila noon nung meron silang nakasalubong na mga madre na animoy nagpuprosesyon. Ang nakakatakot dito, lahat ng madring yon ay puro walang mga mukha na para bang binura umano ang mukha ng mga ito. Pagkatapos ng karanasan nilang lahat, ay hindi na sila muling nagbalik pa sa Phase 5 housing na yon. Si Boyet naman, doon na siya naghahanap sa ibang barangay ng tuko. Pag wala na rin sa ibang lugar, ay babalik na rin naman siya doon sa may Phase 5 housing para manghuli. Sinisigurado lamang niya na mas marami sila at sama-sama silang lahat na manghuli at hindi naghihiwalay. Etong huling karanasan ay ang personal ko na karanasan, Sir Seth. Medyo napapanahon din po pala yung karanasan ko na ito dahil sa araw ng undas ito nangyari. 300 metro mula doon sa pinakadulong parte ng Phase 5 housing ay merong makikitang isang lumang public cemetery. Actually, bahagi na ng kabilang barangay yung sementeryo na ito. Ito pa yung mga panahong nakatira pa kami malapit sa lugar. Idi-describe ko lamang po ito ng konti, Sir Seth. Yung itsura ng sementeryong ito ay hindi nalalayo sa iba pang public cemetery. Napapalibutan naman yung sementeryo ng mga nagtataas ang mga puno ng niyog at iba pang mga punong kahoy. Sa gitna ng sementeryong ito ay may makikitang puno ng akasya. Hindi rin mainit tuwing tanghali dahil maraming lilim na pwedeng pagtaguan. Hindi pa simentado yung daanan papunta dito. Kaya naman pag umuulan, mula sa highway panigurado, putikan yung daanan. Sa tapat naman ng pinaka-entrance ng sementeryo ay may makikita mga kabayan. Isa na nga dito ay sa amin noon. Buong taon ay may tinda kami mga bulaklak at kandila sa tapat ng bahay namin. Ganun rin naman sa iba pang kabayan. Maliban sa Pasko, bagong taon, ay pag may birthday ay yung pinaka-inaabangan talaga namin ay ang undas. Paano ba naman?
Literal kasi na malapiesta yung i-celebrate ito sa lugar namin. Naging kaugalian na dito sa amin na sa tuwing November 2, yung puntaan sa sementeryo. Yung pagdagsa naman ng mga dadalaw ay magsisimula mula hapon hanggang gabi. Marami rin mga pamilya ang mag-overnight, lalo na doon sa mga musuleyo. Natigil lang naman talaga yung kaugalian na ito nung nagka-pandemya. Sa partikular na taon na yon, naisipan ni nanay at tatay na bukod sa bulaklak at kandila ay magtitinda din kami ng barbecue. Matagal na rin nagpaalam kay Kapitan si nanay na magtinda ng barbecue at pumayag naman ito noon. Sa kondisyong isang araw lamang ito gagawin. Bisperas pa lamang ng undas, abala na kaming mag-anak noon. Gumawa ng ihawan si tatay habang kami naman ni nanay ay pumunta na ng palengke sabay bili ng karne at rikado para sa lulutuing barbecue. Minarinate na rin po namin ito bago matulog. Umaga ng araw ng undas, nagising kaming lahat dahil sa may tumatawag kay nanay sa labas ng bahay. Pagtingin namin, nagulat kaming lahat sa nakita noon. Sorpresang bumisita pala yung dalawang tita ko na kapatid ni mama na taga Manila. Kasama din nila yung mga anak nila na mga pinsan ko. Kasunod nun ay puro iyakan at kamustahan na. Higit 10 taon din kasi mula nang umalis sila sa probinsya kasama ng mga anak nila. Well, nagkukumustahan naman sila Sir Sal. Yun nga lang sa messenger at video call lang. Sinadya daw talaga nila na huwag sabihin para masorpresa si nanay nun. Malapit na ho kasi yung birthday ni nanay, November 3. Hinayaan na lamang muna namin si nanay at mga kapatid niya na makapag-usap. Inasikaso ko naman yung mga pinsan ko. Pagkatapos nilang makapag-bihis ng pambahay ay niyaya ko naman sila na gumala muna doon sa mga lugar na dati naming pinupunta noong mga bata pa kami. Tuwang-tuwa ako dahil inilabas bigla ng dalawang pinsan kong babae na magkapatid. Ang mga aso nila na isang Chow Chow, Shih Tzu at Corgi. Isasama daw nila ito na gumala noon. Pinasubo ko rin sa kanila yung pamumuhay sa probinsya gaya ng panghuhuli ng tilapia sa sapa, pagtanim ng palay, pag-akit ng puno at pagsakay sa kalabaw. Namimiss na nga daw nila yung ganitong karanasan. Sa Manila daw kasi ay hindi nila nakakaranas ng mga ganito. Bandang hapon na nung nakauwi na kami sa bahay. Ito na rin yung mga oras kung saan dagsaan na rin ng tao sa sementeryo. Kaagad din naman kaming nag-set up para sa aming barbecuehan. Tumulong na rin po yung mga pinsan ko noon. Inilabas din ng mga pinsan ko yung mga aso nila. Aliw naman yung mga dumadaan. Bali, ito na rin po yung naging panghatak ng customer namin noon. Tuwang-tuwa naman si nanay dahil malakas yung benta. Mabilis din itong naubos. Alas 10 pa lamang ng gabi, ubos na yung barbecue namin. Nagpasalamat naman si nanay sa mga pinsan ko na tumulong noon. Inutusan ako ni nanay na ihatid ko man yung mga pinsan ko sa bahay ni Lola. Doon daw sila matutulog at malaki yung bahay. Dahil sa umulan noong nagdaang araw ay naging maputik yung daan noon. Sinabi ko sa mga pinsan ko na maglakad na lamang kami at may alam akong shortcut. Yun nga lang, sa sementeryo kami dadaan. Hindi naman ito naging big deal sa mga pinsan ko at gaya nga ng sinabi ko ay maraming tao sa oras na yon. Kaya hindi naman masyadong nakakatakot. Sa entrance pa lamang ng sementeryo, hindi na kami masyadong makausad dahil sa kapal ng tao. Nung tumagal na ay naging smooth naman yung lakad namin. Paglagpas namin sa parting may akasya, bigla ba namang nag-brown out sa loob ng sementeryo. Sigawan ng lahat dahil sa gulat. Tuwang-tuwa naman yung nakakatanda kong pinsang lalaki dahil sa pagtitili ng mga pinsa naming babae noon. At dahil pa nga sa takot ay muntik pa nilang mabitawan yung mga alaga nilang mga aso. Kasunod nun,
Nagkwento na lamang bigla yung nakakatanda kong pinsan na doon daw sa tinuluyan nilang parang haunted house sa may Baguio ay may nagpapakita na isang babaeng nakaputi na kung minsan ay tubatabi pangaraw sa pagtulog. Kwento naman ng isa ko pang pinsang lalaki na may isang highway naman doon sa Batangas ang pinapakitaan ng paring pugutang ulo. Minsan pa nga, sumasama pa ito sa biyahe at nagiging sanhi pa umano ng disgrasya. Siyempre ako naman, hindi rin nagpagtalo sa kwentuhan, lalo't malapit lang kami sa sementeryo nun. Sinabi ko na meron akong nakita mga white lady, mga kapre, taong pugot, at boses ng tiyanak sa loob ng sementeryo. Bukod pa doon, may kwento ko rin sa kanila yung mga karanasan ng iba naming kabarangay doon sa Phase 5 housing. Dito naging interesado bigla yung mga pinsan ko. Naalala kasi nila na noon pa daw ay hindi kami pinagpupunta sa parte na yon. Kasi nga maraming mga kababalagan, mapamultuman at maligno. Maya-maya pa ay bigla na lamang sinabi ng nakakatanda kong pinsan na mag-ghost hunting umano kami doon sa Phase 5 housing na yon. Hindi ko inaasahan na sasang-ayon yung iba ko pang pinsan noon. Sabi pa nga ng pinsan kong babae, marahil daw ay mas nakakatakot pa yung housing kesa sa mga haunted house na makikita sa amusement park sa Manila. Dagdag naman ang nakakatanda kong pinsan, mahilig daw talaga siya sa mga paranormal. Katunayan, pinakita rin niya sa amin yung app sa cellphone niya na pang-detect umano ng multo. Tamang-tama at pwede niya itong subukan. Ako naman ay sumakay na lamang ako sa trip ng mga pinsan ko. Tutal, ilang araw lang naman sila dito sa lugar namin at minsanan lamang din kung nakaka-uwi. Paglagpas namin sa sementeryo, ay tinahak na agad namin yung daan papuntang housing. Malapit na kami sa entrance nang bigla na lamang lumabas sa madilim na parte. Etong si Mang Teban, isang lasenggo. Hoy! Saan kayo punta? Pasok kayo sa pabahay? Nakakatakot dyan. Maraming multo. Sabi ni Mang Teba noon. Yun nga po yung hanap namin eh. Sabi ko, natawanan naman kami. Tawang-tawa kami dahil nung bata pa lamang yung mga pinsan ko. Lasenggo na talaga si Mang Teban, Sir Seth. Umalis na silang lahat pagbalik kay Lasenggo pa rin ito. Tinignan lamang namin ito habang pasuray-suray na naglalakad nun. Wala nang gwardya sa punto na yon, kaya hindi kami nagkaroon ng problema para makapasok. Sobrang nakakatakot talaga tingnan yung buong housing na ito. Dalawang lumang bahay ang pinuntahan namin. Yun nga lang ay wala kaming nasagap na anuman kung ididepende sa app ng cellphone ng kasama naming pinsan. Papunta na sana kami sa pangatlong bahay nang biglang naging irritable yung dalang aso ng pinsan kong babae, yung corgi. Nabitawan niya ito at kaagad na tumakbo sa madilim na parte. Nagsisisigaw yung pinsan ko. Namutla ito nung hindi na niya ito matanaw sa dilim. Sinabi namin na huwag mag-alala at kami na lamang tatlong lalaki ang maghahanap sa tumakbong asong ito. Maghintay na lamang silang dalawang magkapatid doon sa may entrance. Sama-sama kaming naghanap noon. Napalayo ako ng konti sa iba pang pinsan. Dito ay may napansin ako sa gawing gilid ng housing. Maliwanag yung buwan noon, kaya kitang-kita ko na may isang lalaki ang hila-hila ang isang animoy parang sako, pero mas malaki. Halatang may kabigatan yan. Biglang dumating naman yung isang lalaki at tumulong din ito sa paghila, papasok sa isa sa lumang bahay. Bukod doon, may ipinasok din silang animoy kahon ng sapatos sa loob noon. Sa isip ko baka tagalabas sa mga ito, pero naisip ko rin na marahil ay mga caretaker ng housing yung nakikita ko noon.
Bumalik ako dun sa mga pinsan ko at naghanap pa kami. Medyo matagal-tagal na kaming naghahanap pero wala pa rin kaming nakita ang aso noon. Sinabi ko sa mga pinsan ko na humingi kami ng tulong doon sa mga tao na nakita kong pumasok sa lumang bahay. Sumama din naman sila sa akin para puntahan yung bahay na yon. Nung malapit na kami, nagdahan-dahan muna kami gawa ng baka may mga alagang aso at habulin kami doon. Parang may bonfire sa loob ng bahay. Dahil na rin sa ilaw sa bonfire, ay tanaw ko rin yung itsura ng mga tao sa loob. At sigurado ako na pamilyar sa akin yung mga mukha nila. Medyo nagtaka kami gawa ng yung biglang naglabas ng isang ihawan yung isa at nilagay ito sa may bonfire. Habang yung isa naman na lalaki ay kumuha ng pangdaddad at naglabas din ito ng malaking itak noon. Kita din namin yung nakita kong malaki na sako. Dito ay nanlaki ang mata namin sa nakita. Sa maniwala kayo o sa hindi, animoy isang piraso ng putol na braso. Braso ng tao yung nakita namin. Sigurado kaming braso ng tao ito dahil sa may nakikita rin kaming daliri gaya ng sa tao. Pinagtatadtad ito ng lalaki sa maliit na piraso. Kinuha naman ng isang lalaki yung mga maliliit na piraso. Tapos ay diretso na ito sa pagsalang sa apoy. Alam ko yung amoy ng inihaw ng isda o karne ng hayop. Pero kakaiba talaga nung amoy nung pagsalang na sa apoy ng karneng yon. Sinabi ko sa mga pinsan ko na umatras muna kami at magtago doon sa katapat na lumang bahay. Patuloy yung pag-obserba namin noon. Sabi sa akin ng isang pinsan ko na nalalansahan umano siya sa amoy nung karne at baka daw masuka ito. Sabi ko naman ay pigilan niya muna at baka mapahama kami. Walang ano-ano. Kitang-kita ho namin na kinain po ng mga lalaki yung nilutong karne noon. Animoy parang ginawa lamang nila itong pulutan. Sabay kasi sa pagkain ay ang pagtungga nila ng alak noon. Tapos ay nagtatawanan pa sila. Dito ay tuluyan ngang nasuka yung pinsan ko sa nakita. Mabilis ko naman itong hinila. Sabay dito na kami tumakbo. Sa pagtakbo namin ay nagkaroon ng ingay noon. Para bang naging alerto bigla yung mga lalaki at kitang-kita namin na akmang papalabas na ang mga ito ng bahay. Tinungo namin agad yung mga pinsan naming babae sa may entrance. Nakita namin na hawak na nila yung tumakbong corgi noon. Kanina pa pala nila nakita ito doon din sa may entrance. Hindi rin nila nagawa na kontakin kami dahil wala rin signal ng cellphone. Sabi ko naman, mamaya na sila magpaliwanag at kailangan na naming pumunta sa bahay nila Lola. Naghanap kami ng tanod habang naglalakad pero wala rin kaming nakita. Ire-report sana namin yung nakita namin noon. Pagkarating sa bahay ni Lola, agad kong sinabi sa mga tuyuhin ko yung nakita namin na pagkain ng laman ng tao ng dalawang lalaki sa may housing na yon. At kilala ko ang mga ito. Kagad namang nagtawag na makakasama yung mga tuyuhin ko. Bukod dito ay nagtawag din po sila ng mga tanod at bantay barangay. Sumatotal, nasa hindi bababa sa 30 kaming lahat na pumunta sa may housing na yon. Kanya-kanya kaming dala ng sulo at flashlight. Pagkarating namin sa sinabi kong bahay, wala na yung dalawang lalaki. Halatang may naglinis ng lugar. Marahil para wala na rin makitang ebidensya noon. Pero hindi maayos yung pagkalinis. Bukod kasi sa amoy sunog na karne yung buong bahay, may nakikita rin kami na maliliit na mga baga. Bukod rito, ay may nakita rin kaming sirang mga kabaong. Kabaong Sir Seth, na pangbata. Halatang minadali yung pagtago ng ebidensya noon. Ayoko mang isipin pero baka kumakain rin ng bangkay ng bata yung mga lalaking yon.
medyo nangilabot talaga ako. Kinabukasan, bumalik po ulit sa naturang bahay ang ibang tanod na sumama sa amin noon kagabi. Sa paglilibot nga nila, ay may nakita silang animoy body bag na halatang bago lang tinapon sa may hukay. Bali hindi pala sa ako yung nakita ko kung saan kinuha ng lalaki yung parte ng kamay. Body bag pala yon. At ang body bag na ito, Sir Seth, pagmamay-ari ng isang punerarya. Kwento pa ng nakakitang tanod ay may dugu-dugu pa sa loob ng body bag na yon. Ay naman sa investigador noong nakaraang araw pa, nawawala na umano yung body bag na yon sa punerarya. Ang laman naman nun ay isang bangkay ng pulubing biktima ng hit and run. Hindi pa naimbalsa mo yung bangkay na yon. Meron ding dumating sa barangay na isang mag-asawa na taga-kabilang bayan pa. Meron daw kasing naghukay sa libingan ng kakalibing lamang nilang sanggol nun. Nabalitaan nila na may nakitaan na piraso ng kabaong ng sanggol. Ipinatingin din naman kaagad ng mga kawani ng barangay yon. Kumpirmado, Sir Seth. Sa baby nga nila yung kabaong na yon. Nalaman nila dahil sa nakitang laruan ng baby sa loob. Isinama kasi ito sa paglibing. Tumangis yung luha ng misis at galit na galit ito sa nangyari. Nung nakaraan pa nila nalaman na may naghukay nga sa libingan ng sanggol nila, nireport na rin ito sa pulis hanggang sa nabalitaan nga nila na nakita ito sa Phase 5 housing. Sa kakahanap ng ebidensya at testigo, nakilala din naman kaagad yung mga sospek. Sila ay ang magkapatid na Jomar at Meldon. Sila din po yung nakita ko nung gabi na yon. Hindi ako pwedeng magkamali dahil kitang-kita ko talaga ang mukha nito. Ang isa pang testigo ay itong Mang Teban. Ilang beses na rin daw niyang nakita yung magkapatid na dis oras ng gabi ay may hawak-hawak na pala. At ilang beses na rin niyang nakita ito na may dinadala sa loob ng housing na yon. Ang magkapatid, mga sipulturero sa sementeryo malapit sa amin. 2 taon na rin ho sila sa pagiging sipulturero nun. Ayon sa kwento nila, dati silang taga Mindanao. Maraming hindi makapaniwala na yung magkapatid ang pwedeng maging suspect nun. Magaling din kasi makisama ang mga ito. At isa pa, wala rin po kaso ng pagnanakaw ng bangkay sa sementeryo malapit sa amin nun. Marahil ay sinadya ito ng magkapatid para hindi din sila pagdadaan. Sabi pa nga ng iba, sa mga gawin nilang yon marahil ay may isa pagkaaswang ang mga ito. Nung sumunod na araw ay hindi na po bumalik yung magkapatid sa tinutuluyan nilang bahay sa loob ng sementeryo. Mas lumalakas tuloy yung pagdududa na sila yung may sala sa pagnanakaw ng mga bangkay na yon. Naging malaking balita ho talaga sa buong barangay yung mga nakita namin sa gabi na yon. Nagkaroon ng malawakang manhunt doon sa 2 magkapatid. Nagbigay rin ng pabuya sa kung sino man ang makakaturo sa kanila. 4 na taon na mula nang nangyari ito. Sa ngayon ay tuluyan nang dinemolish yung Phase 5 housing. Tinambakan na rin ito ng lupa. Meron na rin nakatayong malaking cell site sa lugar ng housing na ito. Hindi na rin nakakatakot yung lugar dahil may mga ilaw na o poste na sa paligid. Bukod rito, ay marami na rin kabayan sa parte na yon. At magmula noon, Sir Seth, hindi na rin kailanman nagkaroon ng kwento ng kababalagan sa lugar kung saan dating nakatayo ang Phase 5 housing na ito. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook page at Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay?
Unahin na po natin yung ano, yung mga nag-renew ng kanilang membership sa YouTube channel natin. Sa mga gusto o interesado, i-click niyo lang po yung join button. At kapag nagustuhan niyo yung mga perks, sali na po kayo. Happy 2 months, Manel Aputen. Happy 3rd, Red May Galang. Happy 5th, Rich Mariordan. Happy 6th, MCZ, Grazy, and Michelle Blando. Happy 8th, Ball is Hype Mux TV, Yukihito, and Hanely Loyola. Happy 9th, Mayat Salamoding Esparza. EG Puson, happy 10th sa'yo. Happy 12th, Mary Grace Rosales. Happy 18th, Ukume. Happy 20th, Regan Simon. And happy 22nd, Aline Almira. Sa mga nag-message naman, sir, pabati naman po ng belated happy birthday kahapon ng November. Actually, November 16 pa lang ngayon, so I'm not sure. Basta November 17, si Sir Chris at Kwentong Takipsilim at City Bangungot from Mir Angela Maulion and Katie at SBGC Family. Thank you. Salamat Sir Seth. Iba pa shoutout ko po sister ko na, si Flarmen Catalunya, isa sa pinakamasipag na nurse sa Calinog District Hospital. Ako po ay nag-influence sa kanya na makinig sa inyo hanggang sa nakinig na rin po ang ibang mga kasama niya sa trabaho. Hilig po namin makinig sa Aswang True Stories. Maraming salamat po Sir Seth. At more power sa inyong channel. Rhea May Pasaporte from Lambunaw, Iloilo. Salamat po. Araw-araw po kami nakinig. Thank you din po. Shoutout kay Ikay Mendoza. Shoutout kay Don Vicente. Good evening Sir Seth. Pa-shoutout sana ako sa next upload mo. Mga part Boys Boss Vince Nieves, Rons Dualio, BJ Miral, mga active listeners mo kami, Sir Seth. Habang nag-work, pampatanggal stress talaga yung mga kwento mo. More power, Sir Seth. Thank you din. Good evening, Sir Seth. Dami mo ng abangers dito sa amin. Lagi kaming nakasubaybay sa mga kwento mo, lahat ng page mo. Shoutout sa asawa ko kay Ricky Morada na kahit tahol ng aso sa gabi, bigla na lang magsasara ng pinto at bintana. Naging nervyoso na sila pati mga anak ko. No choice sila, sir. Dahil naka-speaker pa ako habang nakikinig ng mga horror stories mo. Shoutout din sa anak ko kay Ate Chasty Morada na kahit nasa school basta vacant time ay nakikinig ng stories mo. Wow, thank you. Aral mabuti. Pati mga ka-boardmate niya ay nahawa na rin kakapakinig sa'yo. Lagi kaming nakasabay-bay sa'yo, Sir Seth. Yun nga lang po, pag wala kang new upload, nagtatsaga na lamang kaming makinig sa ibang. But you are the best. More stories pa po, please, from Ems at Vincula Morada. Naku, araw-araw tayo nag-upload. Thank you, ma'am. From May Avila, pa-shoutout po, Sir Seth, new listener nyo from Hong Kong. Hello sa'yo. Good day po, Sir Seth. Kakatapos lang po namin pakinggan ang part 4 ng Angka ng Aswang sa panahon ng hapon. Bukas, upload tayo ulit. Pa-shoutout po ulit Chris Bernadette Cruz from Cardona Rizal sa mga anak ko na sina Erim, Karim at Uchay. Pati na din po sa aking kapatid na bagong yanggaw ko sa channel niya na si Paula Cruz. Hindi po buo ang araw namin lagi kapag hindi nakakapakinig ng stories nyo. Lalo na po ako, God bless po and more powers and stories to come po from Berna Cruz. Thank you. And last but not the least, Sir, good day po. Lagi po ako nakikinig sa mga kwento nyo. Lalo na po kapag magdamagan po kami gumagawa ng orders na plant souvenir. Napakaswabi po ng pagkakadeliver ng mga words. Keep up the good work and more power po sa channel nyo. Pakishoutout naman po, Abby ng Dasma, Cavite po. Tsaka po sa anak ko na si Christine Joy o Tintin po, birthday niya po sa November 26, advance happy birthday. Hello mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.